Ayan. Ayan guys, oh. Ayan, kita nyo, balut na ng ugat. Yung pinakang soil mix. So, katulad nung dati. Guys, welcome back po ulit sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Grace. And kung bago ka lang, please consider subscribing. So, ngayon guys, ay magre-repot ulit tayo ng halaman. Kasi yung halaman natin ay sobrang malaki na para dun sa pot na pinaglalagyan niya. So, ito yung halaman na yun, guys. O, itong ating sensation. Alam nyo naman na sobrang malaki na siya. And ang isa pang halaman na ire-repot natin ay yung isa sa propagation ko dun sa ating SP Colombia. Kasi nasa maliit pa siyang pot. Wait. So, ito siya, guys. Ayan, kita nyo. Ang pangit ng dahon niya, o. Pero old leaves na yan. Hindi kasi siya, or matagal kasi siya mag produce ng bagong dahon kapag sobrang liit nung pot na pinaglalagyan niya. Kaya naman, ililipat natin to ng medyo malaki-laking pot para nang sa ganon, mas mag-produce siya ng mga bagong dahon. So, wag na natin patagalan. Mag-umpisa na po tayo. So, ayun guys. Pagpasensya nyo na medyo masilaw dito sa ating pwesto kasi walang sangga dito, o nandito tayo sa may mga halaman, wala naman akong mapwestuhan kasi medyo malaki itong ating sensation. So ito yung sensation natin guys, o. Ayan, sobrang laki na, diba? Ayan. Tapos kung natatandaan nyo, meron tong bulaklak at ito siya guys, hindi ko siya tinanggal kaya nga lang nabali na siya dahil nabulok yung pinagkayukuan nung ating ano, nitong flower nung ating sensation. Kaya naman, hindi na rin naman to magiging matured. So, puputulin ko na lang. Ayan siya guys, oh. Yan. Sayang. Pero, hindi naman na to matutuloy. Kaya, pinutol ko na rin. Tapos guys, ililipat natin siya again sa used pot. Ayan o. Ito, madumi siya kasi ito yung pinaghahakutan ko nung ano, nung rice hull na gagamitin natin. At nung mga previous vlog pa, ito yung ginagamit ko para hindi naman ganun kabigat. So, ito naman ay merong sapat na butas para kapag diniligan natin ay matutulo yung excess water. So, yan. Tama-tama ito dito sa ating sensation. Kaya naman, magsimula na tayo kasi ayun nga, dalawang halaman yung ire-repot natin ngayon. Unahin na natin itong sensation. Hey guys, maglalagay lang ako dito ng pinakang base. Again, bulok na ipanampala yung gamit ko po. Ayan siya, konti lang. Tapos, ito yung plants natin guys. Ayan. Ano to? Labis-labis na yung ugat niya. Kaya, pinutol ko na nung nakaraan. Bunuti natin. Ayan. Ayan guys, oh. Ayan, kita nyo? Balot na ng ugat. Yung pinakang soil mix. So, katulad nung dati, papaluwagin ko lang itong ating ugat. Ayan. Pwede kayo bawasan eh. Babawasan ko yung katapin. Ayan guys. Ayan. Kunti lang yung tinanggal ko. Tapos, eto siya guys. Yung katawan niya. Ayan. Mamaya, tatanggalin ko yung mga old na dahon. Pero ngayon, itatanim muna natin siya. Ito. Yan, ganyan. Napakaganda guys. Igigit na ako lang para mas maganda siyang tignan. Ay, ngayon pa lang guys, tatanggalin ko na yung ano, yung old na dahon, yung sira. Para hanggang pinakang dulo, matanggal natin. Ayan.
Old leaves lang naman yung tinatanggal ko, guys. Kita nyo ba? Ito, oh. Although maganda pa siya, kaya lang mas maganda, bawasan na natin. Bago natin siya i-ano. Yung masyadong nakalaylay na, yung tinatanggal ko. And may sira naman siya. Ayan, oh. Ganito, guys. Ay, tanggalin ko na rin to. Ayan, guys. Lagyan na natin ng soil mix. So, ayan, guys. Medyo mahingal kasi malago yung dahon ng ating plants. Tapos malaki yung pot na pinaglalagyan natin sa kanya. Pero ngayon okay na. And kapag guys kasi napapansin ko, nililipat natin sila sa medyo malaking pot, ay mas nagpo-produce agad talaga sila ng mga bagong dahon. So, ayan o, tingnan nyo, ang liit na nung pot. Kailangan na talaga natin siyang ilipat. So, ayun. Ito pala ay after i-repot ay didiligan natin. Kahit na medyo moist yung soil niya, kailangan pa rin natin silang diligan. Or kailangan natin itong diligan. Tapos, sabi ko nga sa inyo, yung mga sensation ay hindi pwede sa direct sunlight. Kasi madali na lang sa kanilang masunburn yung dahon. Lalo na, hindi rin naman sila sanay sa direct sunlight. So, ayun, sa shaded, sa maliwanag na area, yung ating sensation dapat nakalagay. Kaya naman, ito ay makikita nyo sa malalaking bahay na inilalagay talaga sa loob ng bahay. Pero again, kapag maglalagay po tayo ng halaman sa loob ng bahay, tapos hindi maganda yung ventilation na pinaglalagyan natin sa kanila, kailangan po talagang inilalabas din natin yung ating mga halaman para maiwasang ma-overwater or mamatay sila. So yun guys, yun yung natutunan ko simula nung nagdala ko ng halaman doon sa aming bahay. So ngayon, yung ating SP Columbia naman. So ngayon guys, eto namang ating SP Columbia. Tingnan nyo, tatlong dahon pa lang yung napoproduce niya. Unlike dun sa isang cuttings na pinopagit din natin kasabay nito. Meron naman siyang bagong papasibol ditong dahon, pero ang tagal. Unlike nga nung kasabay nitong prinopagate ko. Kaya naman, nakapag-desisyon ako na ilipat siya sa medyo malaki-laking paso. Iniisip ko dito or dito. Dito na lang kasi mas malaki to kaysa dito. Masyado kasing mapapalaki kapag doon sa isa. So, ganun ulit. Maglagay lang tayo ng soil mix. Importante guys, ay well draining yung pot ha. Kahit use yan, basta well draining yung pot. Or may kami yung butas na paglalabasan ng excess water kapag nagdilig tayo. Ayan. Ayan o, basa pa siya kasi nagdilig kanina. Sabi ko nga sa inyo, maganda kapag magre-repot ay yung hindi muna tayo nagdidilig para hindi malagkit yung lupa. Pero kanina pagdating ko, nakapagdilig na si na mama, kaya naman basa itong ating plants. Yan. O, naglalabasan na rin yung mga ugat niya. Yan, guys. Ayan yung itsura nung ano, nung plants natin. Pero ayan, okay naman yung soil mix niya. Kaya hindi ko na bubuwagin yung soil na nandito sa kanya. Ilalagay na lang natin siya dito. Ayan po. Yan. Hindi tayo magpapalit ng soil mix as long as walang insect or kahit anong makakapagpapangit dun sa ating halaman. Ayan. Magdadagdag na lang tayo. Maliban na lang po kapag yung soil mix ay balot na nung roots. Ayan. So, ayun guys, ganun lang kadali mag-repot. Ayan na siya. Ayan. Asahan nyo, sa mga susunod na linggo, magpuproduce na rin to or mabilis na tong magproduce ng mga bagong dahon katulad nung mga mother nito or yung
kasabayin nung prenopagate ko. Yan. Katulad ng love gig kong sinasabi, kapag tayo ay magre-repot, maganda sana kung nag-a-apply tayo ng fertilizer. Again, hindi ko naman inaasahan na magre-repot ako ngayon, kaya hindi ko nadala yung fertilizer na nandun sa bahay. So, okay lang din naman yun, kasi pwede naman natin silang lagyan ng fertilizer dito sa ibabaw ng soil mix. Again, kapag po tayo naglalagay ng fertilizer, kailangan po natin silang diligan. O kailangan talagang mabasa yung fertilizer na nilagay natin sa kanila. Lalo na kapag yan ay tawag dito, osmocote. Yung osmocote kasi, once na mabasa sila, saka lang sila nagre-release nung nutrients. Tapos, kapag urea naman yung gamit natin, kailangan din talaga basain sila para din ma-absorb nung plants and nung roots natin yung fertilizer na inilagay natin. So, ayun. Itong mga to, guys, kapag nandito siya sa labas ng bahay pero shaded, ang pagdidilig nito, katulad nung iba, kapag tuyo na rin yung soil niya, hindi pwede silang araw-arawin kasi baka naman mag-suffer sila sa root rot. Ayan. Pero kung well-draining naman yung soil nyo, hindi ko pa rin advisable na araw-araw natin silang diligan. As long as tuyo na yung yung soil, saka lang natin sila didiligan. Pero kapag moist pa yung soil nila, wag po muna. Iwasan natin ma-overwater yung halaman natin. So, yun lang guys. Ganun lang kadali mag-propagate. So, kapag nakikita nyo yung halaman nyo na masyado ng maliit dun sa kanyang pinaglalagyan or feeling nyo hindi lumalaki yung halaman nyo, tiyan yung ilipat ng isa hanggang dalawang size ng laki dun sa pot na pinaglalagyan natin sa kanya. Of course, dapat po ay may proper drainage yung pot na paglilipatan natin. So, ayun lang guys. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan ulit kayo. And kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe, like and share na rin po, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na gagawin. And bago po tayo tuluyang magtapos, please follow me on my Facebook page, Grace JM Official. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye!